Pangatlo at huling gabay po ay ihandog mo ang iyong mga anak sa paglilingkod sa Diyos. Maging tapat na katiwala ng Diyos sa iyong mga anak. Ang pamilya ay bigay ng Diyos upang maging batayan ng ating mga relasyon sa ibabaw ng mundo. Sa Genesis 33 verse 5, makikita po natin na ang mga anak ay kaloob ng Diyos. Tayong mga magulang naman ay dapat maging tapat na katiwala sa ating mga anak. Ang sabi po doon sa verse 5, at itiningin ni Iso ang mga mata niya, at nakita ang mga babae at ang mga bata, at sinabi, sino-sino itong mga kasama mo? Ang kaniyang sinabi, ang mga anak na ipinagkaloob ng Diyos sa iyong lingkod. Hamon ng talatang nasa Roma 12:1, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa habag ng Diyos sa atin, ako'y namamanhik sa inyo. Ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Yung sinabi po sa talata na ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay sa Diyos, ito po yung tuntungan ng paghahandog ng inyong mga anak sa paglilingkod sa Diyos. Diba po sa pag nakasakay po tayo sa eroplano, ang ina-announce po ng flight stewardess, in case of emergency, huwag naman po sana, in case of emergency, yung oxygen malalaglag sa harap nyo, unahin nyo po yung sarili nyo bago kayo tumulong sa katabi nyo or sa anak nyo. So sarili po muna natin bago ang mga anak. Pakinggan ang isang warning ng Panginoong Jesus sa mga nakakatanda. Ayon sa Mateo 18:2-6, at pinalapit niya sa kaniya ang isang maliit na bata at inilagay sa gitna nila. At sinabi, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, malibang kayo'y magsipanumbalik at maging tulad sa maliit na bata sa anumang paraan, ay hindi kayo magsisipasok sa kaharian ng langit. Sino man ngang magpakababa na gaya ng maliit na batang ito ay siyang pinakadakila sa kaharian ng langit. Mga anak at mga kabataan, magsitalima tayo sa salita ng Diyos. Ang sabi po sa Efeso 6:1-4, mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon, sapagkat ito'y matuwid. Igalang ang iyong ama at ina na siyang unang utos na may pangako. Upang yumaon kang mabuti at ikaw ay mabuhay na malaon sa lupa. At kayong mga ama, huwag ninyong ipamungkahis sa galit ang iyong mga anak, kundi inyong turuan sila ayon sa saway at aral ng Panginoon. Bilang pagtatapos, nais ko pong ibahagi ang isang maliit, maikling kwento tungkol sa mag-ina. So, ito pong mag-ina ay na-stuck po sila sa isang baha na kung saan napakalakas po ng agos ng tubig. Rumaragasa po ang tubig. So sabi po ng nanay, anak, hawakan mong maigi ang aking kamay para hindi ka anudin ang tubig. Ang sabi naman po ng kanyang anak, nanay, kayo na lamang po ang humawak ng aking kamay dahil mas malaki naman po ang kamay niyo sa akin, mas malakas po kayo, at sigurado po na hindi niyo ako mabibitawan. Gayun din po ang ating mundo sa panahon ngayon. Kung hindi po natin pangangalagaan ang ating mga anak, maagos sila sa malakas na
rumaragas ang tubig, baha. Madali silang maimpluwensyahan, kaya kumapit po tayo sa salita ng Diyos. At kung malakas ang kanilang kapit sa Panginoon at malakas ang kanilang pananampalataya, madali nilang labanan ang rumaragas ang tubig baha. Ang layunin po ng Panginoon sa isang pamilya ay upang maranasan natin ang langit dito sa lupa. Ang plano niya sa isang pamilya, ang iyong pamilya, ay upang maging modelo ito sa paghahari ng Panginoon dito sa lupa. Lahat ng mga bata, mga kabataan, ay may kanya-kanyang kagustuhan yan. Kaya mas maigi na sundin natin ang mga kautosan sa Biblia sa pagtataguyod ng ating mga anak sa disiplina at pagtuturo ng Panginoon. Nakasulat sa ikalawang Timoteo, ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katuwiran. Ngunit hayaan po natin ang Diyos ang siyang kumilos sa mga puso ng ating mga anak. Let us do our part as faithful parents, and we can trust Him that He will do His part. Together with God, we can nurture our children as future bearers of the good news. Amen.